Andito na po ang Malacañang Heritage Tour. Ang mayamang kasaysayan ng mga nakaraang presidente ng ating bansa. Mga kagamitan o artifacts ng palasyong na may malalim na kahulugan at halaga. At ang kwento ng aking landas na tinahak tungo sa pagkapangulo ng Pilipinas. Ito ay ang mga makikita dito sa Malacañang Heritage Tour. Inorganisa ito ng ating mahal na First Lady. Itong heritage tour na ito para bigyang pugay ang napakahalagang institusyon ng panguluhan ng ating bansa. Siyempre, kung magkakaroon ng museum para sa mga naging presidente ng bansa, dapat ay inisyatibo ng palasyo. Napansin din namin na ang museum ay nasa loob ng Malacañang. Kaya mahirap puntahan dahil hindi na makapasok ang tao. Hindi ngayon na ma-maximize yung ating museum. Kaya't minabuti natin buhayin muli ang mga ilang napabayaang property sa labas ng Malacañang para magkaroon naman tayo ng ganito. Ang una ay yung Bahay Ugnayan. Nandito yung kwento natin. Road to Malacañang, kung tuwagin. Mula sa aking pagkabata hanggang sa pumasok na tayo sa Buhay Lingkod Bayan, pati yung kampanya, lahat ay nandyan. Pagdating ko pa lang, ay para na rin kampanya. Lubong tayo ng ating mga long-time supporters at napakaganda makita ko sila ulit na napakatagal na hindi kami nag-uusap. Eh dati, araw-araw kaming magkasama. Eh siyempre, pagka nandyan na, nagsisigaw sila, BBM, para nabalik na tayo dun sa kampanya, parang nasa rally. Nung umiikot kami doon sa Ugnayan, lahat ng makita ko may kwento. Sabi ko, ito, nangyari ito, nagkaroon kami ng ganito, ito yung mga nasa Nabotas kami, ganito, ito yung sa Cavite, ito yung sa Paranaque. Bumabalik lahat ng istorya dahil alam nyo naman, pagkakampanya, mabilis ang galaw at hindi masyado nating iniisip kung ano yung pangyayari. Iniisip mo na lang, saan ako pupunta, saan susunod. Ito yung nabigyan tayong pagkakataon na balikan ang mga memories. Nakakatawa, nakakaiyak, nakakainis, nakakataba ng puso na kwento sa likod ng kampanya. Yung Goldenberg Mansion, ito'y pag-aari ng ilang mayayaman. Napakagandang bahay. At ang ginawa ng mother ko ay inayos niya ng mabuti. At ito'y ginawang guest house para sa mga ating bisita. Pagka naman may mga importanteng dinner, may event, dun ginagawa. Ang Goldenberg Mansion naman ay magsisilbing entablado para sa marami nating pagtitipon na may kaugnay lalo sa kultura at sa sining at iba pang mga advokasya ng ating sinusuportahan. Diyan din natin tinatanggap minsan ang mga bisita natin mula sa iba't ibang bansa. Yung Teos Mansion naman ay ang museo para sa mga nagdaang pangulo. Pagkatapos ng termino ko, ay nandyan na rin ako. At yung Bahay Ugnayan naman, ang siyang magiging museum para sa kung sino man ang pangulo sa panahon na yon. Ay napakahalaga ang tayo ay alam natin ang ating kasaysayan ng Pilipino para naman matuto tayo na yung mga pagkakamali na ating dating ginawa ay huwag na nating uulitin. Yung mga magaganda na nagawa nung nakaraan ay dapat natin ulitin. Ito'y nagdadagdag sa sagot pagka tinatanong ano ba ang Pilipino. Hindi natin masyadong iniisip yung legasya na yan dahil sa dami ng ating kailangan gawin, trabaho lang muna. Pagka maganda naman ang ating magagawa, yan ang magiging legasya na. At hindi naman dapat kailangan isipin, ginagawa ito para maalala ako. Hindi, ginagawa natin lahat para makabuti at makatulog sa taong bayan. Yan ang aking legasya. Kapag wala na ako, sana maalala ako na siya'y talagang tumulong sa pangkaraniwan ng taong Pilipino. Wala pong bayan ang makapasok dito sa Malacañang Heritage Tour dahil ito ay para sa lahat. Kaya tinaanyayahan namin kayo, lalong-lalo na ang mga kabataan. Dumalaw na kayo at tuklasin ang mayaman na kasaysayan ng Malacañang sa ating pagbabalik-tanaw at pagbibigay pugay sa legasya ng mga nakaraan. Ito ay ang magsisilbing gabay tungo sa isang bagong Pilipinas.